Hello mga katugon. Good evening. So, day 4 quarantine. Ngayon po magluluto po ako na dinner po, raw fried chicken lang po. Ito sa quarantine area. Kailangan talaga ng mga kailangan namin. Nandito lang po kami. Kasama niyo po kami ang mga kailangan. Kailangan namin po. Maliit ko pat. At lagyan natin ako. Of course, kasi mag-prito po ako ng manok. So, oh no. So, while maghintay ako na uminit yung mantika, mag-chismis lang muna ako. Ito po yung kitchen ko sa, actually, kitchen for all sa quarantine area. But good thing na ako lang mag-isa dito sa kitchen ko. Kasi parang ako lang yata mag-isa na Filipino na naka-quarantine dito. Kasi lahat mga kasama ko ibang lahi. So, hindi ako masyadong lumalabas. And, tiringnan ko yung kabilang kitchen. Doon sa daming nagluluto. Sabay-sabay sila, sama-sama sa kumain. Kaya ako, so, nakita ko dito na pinig ko, ah, wala namang gumamit dito. So, dito ako gumamit. Tinanong ko si Baba sa Baba kung pwede ko ba gamitin. Sabi niya, oh, ito bakante naman ito. So, pwede mo gamitin. Sabi yung mga CR dyan. So, naghanap ako din yung comfort room ko din na ako lang mag-isang gumamit. Pasensya na. Kayo kasi masama pa rin. Napakarami lang. Actually, wala pa akong ganang kumain. Fourth day na ngayon. Pero, kailangan ko magluto. Kailangan ko tiising na. Kailangan ko pilitin yung kumain. Kasi, hindi ko nga maintindihan kasi suka ng suka, may ibigas yung pain ako, meron naman akong gabo. Then, ang problema ko yun kasi yung ubo ko, walang improvement. Kahit nakapag nag-antibiotic ako, tapos every early night, nalamig ako. Pero hindi ko na lang pinapansin kasi winter kasi dito. Baka isa din yun. Then, around 2 a.m. to 3 a.m. sobrang pawis ko. At init-init ang katawan ko, tas suka ako. Suka, yun ang problema ko. Yun ay advice ako na magbalik sa ER para ma-x-ray for para makita kung meron ba akong pneumonia or lang infection ganun. Eh ngayon sana pagkatapos ko sana mag-lunch punta sana ako, pero nag-rest muna ako kasi sobrang bigat ng ulo ko eh. Nakatulog ako late ako mag-sleep, so bukas na lang pa ako mag-ER. Kasi late din naman na pumunta pa ako ng ER. Malamig kasi kapag gabi. Guys, ayaw kong umiyak niya. Ay, super emotional ito ngayon. Kapag-tay mo rin. Maramdaman ko na rin kasi dati. Kasi July 2020. July 2020, nag-asipin yun ako. So, nag-quarantine ako. Quarantine ako, 3 days. Hindi na akong mababalik. Kasi ka nang lumabas para galing. Pero ngayon, ang bigat ang katawan ko. Hindi ko maintindihan ng damdaman ko. Pagsusuka ako. Yung isang mahina yung feeling yun. Yes, instant na. Yung
yung feeling na o yung iniisip ko muna sa Pilat ako may tagapagluto sa akin eh dito kailangan ikaw talaga ito ang tumingas pag nasa ibang bansa ka ikaw ang gagalaw para sa sarili mo walang iba although marami akong mga kasamahan sa trabaho naghatid ng pagkain nag-share ng blessings na sa akin pinagluto na ako pero yung iba nagtawag no? Anong gusto mo ng baby kaya magdala kami para sa'yo ganun. Pero nag-remit ako kasi sayang hindi ko rin makakain kasi masama pakaramdam ko at sabi ng iba magdala ko ng fruits for you pero sabi ko marami ako dito ayoko rin namang malalanta dahil marami pa dyan binilis para sa akin at hindi ko rin naman nakakain. So, yun. Nag-re-refuse ako. Nakakahiya na. Parang sila na nga nag-offer na tulong pero ako pang nag-re-refuse. Parang nag-inarty ka nun. Pero hindi naman. Kasi ayoko din naman yung masayang yung mga pagkain na ibibigay nila sa akin. Kasi yung kain ko ngayon sa konti-konti. Kung gaano ako katakaw, kabagulang sakit. Ayun ako. Ganun, ako kawalang ganang kumain. Pero kailangan kong pilitin na kumain. Yun talaga. Kasi, mag-isa ako. Kailangan kong napanan ang kaya ito lang ang ma-advise ko sa mga katulad ko na nagpasipid, malayo sa pamilya nila. Dapat lakasan yung loob nyo. Tiwala kayo kay doon. Dahil na namang ibigay sa Lord na problema sa'yo or sa'yo na hindi mo kaya. Kaya alam yung Lord mo. Kakayanin mo. Sa akin lang kasi, bakit ako parang nasagtan ako. Kasi naisip ko. Sorry. Yeah. Nag-emote ako, nag-post ako sa Facebook, minisit ako ng mga kasahan ko. Huwag kang mag-post na lang yan. Ang pangit, i-delete mo yan. Ganun. Kasi parang, nag-ano ako. Yung, nag-question ako. Bakit ako nagkapasipid? Gusto ko hindi. Parang ganun. Pero parang hindi dapat ako magkapasipid. Kasi trabaho ko, alagaan mga pasyente ko. Dapat bigyan mo kami ng taas na disiplina siya. Dapat healthy kami, hindi kami nagpapasakit. Kasi kami ang kami dapat ang tulong sa mga pasyente namin. Dapat well kami. Parang ganun. Dapat hindi kami magkakasakit. Pero dito na wala akong magawa. Kaya dapat lakas ko at iwala sa kanya. Lahat ang nangyayari sa buhay natin may dahilan. Guys, thank you for watching and please subscribe my YouTube channel. Tulong nyo na rin sa akin para mapanood nyo po yung kwento ng buhay ni Bernie. Simpleng tao lang po ako. Pero sana may mga matutunan kayo sa channel ko. Magkita. Mapapanood nyo kung gaano ako ka strong minsan and kung gaano ako ka weak minsan. sorry this few days kung ganito yung parang feeling yung sobrang nega ko. Natural, normal lang kasi ito sa mga taong katulad ko ngayon na nagka-pasigil. Kasi alam naman natin kung gaano ka ano na alam naman natin na
pangit talaga ang COVID, di ba? Sana maintindihan na rin ako. At sana hindi kayo magsawa na panoorin ko yung mga kaikikan ko sa channel ko. Thank you guys and God bless you all. I love you.